Ako, ang media ni President Duterte. Meron lang akong gustong i-share sa inyo. Ito sa atin, pag may sumunod ng presidente, lahat ng ginawa nung nauna, buburahin na, parang wala nang kwenta. Pero espesyal dito kay Marcos, espesyal talaga ang pag-yurak at pagdurog nila because silang lahat ay itong ABS-CBN, mga Lopez, diretsahan tayo. Ano? Itong mga Aboitiz, etc., Alcantara, itong mga Rason. Lagsamantala pagkatapos ng nawala si Marcos, sinunggab ang ating oil industry, sinunggab ang kuryente, sinunggab ang infrastructure. Kaya pala walang... Okay, so mga ka-DDS, ang aking mga kababayan, dinig na dinig po natin, ano, may sinabi siyang kumpanya or media, hindi ko nababanggitin kung ano yon dahil rinig na rinig naman ninyo at malinaw pa sa sikat ng araw. Ano? So they use media, ginagamit talaga nila yung media matagal na. Kung gaano nila yung yurakan at yung pagdurog kay President Marcos, ngayon inuulit na naman nila. Dahil ginagawa po uli nila kay President Duterte ang pagyurak at pagdurog na yan. Isa pa po, meron pa akong isishare sa inyo. Sapagkat baka doble pa yung kinita nila mga politiko. Hindi lang doble. At yung one nilang politiko, yung mga dambuhan ng korporasyon, na nagtatago sa legalidad daw ng privatization. Pero it is a continuing plunder. So sa business circles, pinag-uusapan na ang power shortage next year. Okay, so sinasabi nila dito yung mga oligarchs, yung malalaking mga kumpanya na very influential sa ating bansa. So sila yung mga may karapatan, parang sila lang ang may karapatan, meron silang power, meron silang wealth na kayang-kaya nilang durugin ang isang tao na magiging istorbo sa mga plano nila. Mga kababayan, papayag po ba tayo na gano'n ang gawin sa atin? O meron pa akong isi-share sa inyo? Yan, akalaro si Petilia ng Department of Energy and Sergio Osmeña sa Senado. Hindi ito na iba nung panahon ni Cory. Binigay yung National Power Corporation sa pamamahala nino Ernesto Aboitiz, the biggest importer of generators. Pag upo ni Aboitiz, nagka-blackout na. Billion, Kaya tawag sa kanya, the Prince of Darkness. Di ba po, lahat ng mga pag-aari ng gobyerno na dapat tayo ang nakikinabang, lahat po yon ay naipagbili na. Wala na po sa poder ng gobyerno natin. Dahil ipinagbibili nila, alang-alang sa kanila, sa benefit po nila yon. So, malinaw na malinaw na niluloko tayo. Dapat po pag-isipan po natin yan. Isa pa po, meron pa. Yung mga oligarchs na yan, yung mga Castilaloy, whether they're Chinoy or Castilaloy, na accumulation lang ng yaman at the expense of the welfare of the people. Marcos was not like that. That is why kailangan durugin si Marcos para mawala ang alaala na may state or estado. Narinig po ninyo, no, kailangan durugin si Marcos dahil ayaw po nila na merong taong mang-iistorbo sa kanila. So, ganun ang ginagawa nila kay President Duterte. So, katulad ng sinabi dito na sila talaga ang nagkakaroon ng power, sila ang hari ng ating bansa. At hindi naman sila mga Pilipino. Mga Incheck at saka mga Kastila po yan. So, ano naman pakialam nila sa atin? Ano ang pakialam nila sa atin? No? As in, wala tayong karapatan mabuhay sa ating sariling bansa. So, dapat po maging matatag tayo. Suportahan po natin si President Duterte. Kung wala tayo at walang susuporta sa kanya, paano na lang ang ating bansa? So, please, mag-isip po tayo. Observe, analyze, maging matalino po tayo. Okay. Huwag po tayong titigil.